Okay, pag-usapan natin itong nagkakagulo ng mga ensaymada vloggers laban sa mga empleyado ni Kuting. At according to Attorney Chixi nga po, kanya-kanya kasing grupo yan eh. Iba yung grupo ng mga social media people ni Kuting na nag-iintindi na kanyang vlog, di ba? Kasi di ba nagba-vlog naman si Kuting bago siya naging presidente. May YouTube channel naman siya. Iba rin yung mga grupo ng, syempre, yung press, di ba? Yung press, yung communication office ni Kuting. Yan, kanya-kanya silang pataasan ng ihi, bida-bida. Even yung mga vloggers, matet kuya, kanya-kanya rin yung grupo. I was part of Ensaymada Vloggers. Ako yung unang-unang nag-quit and I'm very proud of it. That's my trophy. Ako ang unang umayaw, ako ang unang nakahalata. Nanikluhod ang mga ilang Ensaymada vloggers doon na hindi lang umiimik po. Baka yun na nga yung iba, nagbaliktara na nga yung ibang mga vloggers na nakita na sa prayer rally ng SM9 na dati yung mga Ensaymada, tapos nandun na sila. Mga nag-quit na yung mga yun, kilala ko yung mga yun. Ilan sa kanila po nakiusap sa akin na huwag muna akong mag-quit sa grupo namin dahil walang nag-voice out ng kanilang concern. Yung management po ng grupo ng mga vloggers na iniintindi ng mga bukangkang na yan, ng mga amoy kulob na yan, at ni Patring, yung mamaya ipapakita natin yung screenshot ng kanilang convo, yung mga grupo ng mga vloggers na yan, ay nagkakagulo nga po, hindi magkaintindihan, mali ang management, ganun, hindi, mali ang patakaran. Ako sabi ko, ayusin ninyo kasi kawawa yung mga katulad naming maliliit na vloggers, di ba, na hindi naman yun yung sinasama sa mga lakad. Sabi, hindi nyo kayang mag-vlog ng ano, yung mga pupunta ng mga Davao, ganun-ganun yung mga pautot ng mga leaders, ng mga Ensaymada vloggers. Bigyan ko kayo ng isang pangalan ng dati naming leader ha. Yung unang nabuong grupo kasi mga tatko yan, I was not yet part of that, ay ang unang leader ay yung nakagat ng aso. Right? Parang nag-aaral siya ng abugasyon. Tapos parang basketball coach, kuning-kuning ang kanyang drama. Siya yung leader namin. And then naagaw sa kanya yung grupo, napapunta kay biyahe ni yung isda sa fish pond na mataba. Comment nyo nga sa comment section. Dali. Yung matabang isda sa fish pond. Biyahe ni matabang isda sa fish pond. Yun yung nagsisinosyal sa pagbablog, nag-i-in English na parang di naman tapos, halata namang hindi tapos ng high school. Pero nagpapakasosyal. Thank you, Ate Arcelia Zenea. Pero siya yung naging, kilala ni, marami nakakilala. Basa-basa kayo sa comment. Yung binabanggit niyo yung yung basketball coach, yan nga, yun yung unang leader. Pinaltan siya nung biyahe ni isda sa fish pond na namimintog. Ganon. Yung management ng isdang namimintog, nagkaroon kasi ng issue yung sinakagat ng aso. Like, parang ganun din, about money matters din. At binulgar yun nung biyahe ni isdang namimintog. Ang balat nun, madumi ha. Ganon, ang ganap. Anyway, ang pamamahala ng biyahe ni isdang namimintog ay bulok. Pinanak ko, sabi ko, bakit kayo ang laging sama ng sama? Diba? Isama nyo naman yung mga balita. Magantay kayo ng ganon. Magantay kayo, hindi nyo kaya mag-vlog ng mga sa malala yung ganap-ganap, ganyan. Hanggang sa nainis ako, nag-quit na ako, no? And then, napaltan din yata siya, naligwak siya. Ang unang nag-intindi muna ng mga vloggers, yung babae na nakukwento ko yan, kung matagal ko kayong followers, nagsasalita na yung laway namumuodini. Tapos yung mga kanin-kanin, yung mga fried, yung mga egg omelette, nandito na nakikipag-usap sa mga matataas sa tao sa palasyo, ang mga kanin-kanin nandiyan eh, no? May pagkadugyot din yung babaitang yun, kaya lang sambang-samba kinakuting. Pero hindi siya vlogger, para lang siyang chimini-a-a, or parang chimay-chimay lang ang ganap niya. Ngayon, ang naging leader na niya, since matalino, itong kalbo na binabanggit ni Miss Maharlika. Clue kung sino yung kalbo. Ang kanyang pangalan ay English ng mabato-bato. At ang apelyido niya ay, hindi,
Yung pangalan niya, ang apelyido niya ay, na-post ko yun sa FB eh. Yung apelyido ni Kring Kring na Bold Star. Si Kring Kring, asawa na ngayon ng pinsa ni Tamba. Pero yung apelyido ni Kring Kring sa pagkadalaga, comment yung sa comment section, yun yung totoong pangalan ni Kalbo. Pero si Kalbo ay kilala sa kanyang screen name na Kukiruki. Si Kukiruki, katunog-tunog ng Kukiruki yan. Yun yung Kalbo yon, sip-sip yun, matangkad, maputi, pinagnanasaan yun ni Taning. Siya may kwento. Siya daw ay ghostwriter ni Sas, yabang-yabang, no? Bobo daw si Sas, siya daw nagsusulat sa page ni Sas. So matalino, sip-sip yung kinakuting. Matangkad, matalino, I think naging professor ng Ateneo or whatever, graduate ng Ateneo, or maybe galing din UP. So parang sa kanya pinagkatiwala yung mga vloggers. Kaya lang, mga dugyot yung nandun. Mga dugit yung mga vloggers. Yung iba naman mga miyembro ng Ensaymada, to be fair with them, malalaki yung channels ng iba. Yung iba doon ay mga ano lang, hindi naman talaga sila political commentators na katulad namin. Yung iba doon, mga nagkakali survey lang, nagbavlog sa Dolomite Beach, di ba? Ganon. Hindi sila hardcore sa politics, mga at kuya. Pero, supporter sila ng Kuting administration. Ngayon, itong kalbong leader, na bagong leader, at nakakapagtaka, bakit hindi nila leader yung binabanggit nyo na... Diba yung Dante na yan? Dante speak ba yan? Yung bulkan na sumabog sa US. Yung sinasabi yung Dante na yan, ba't hindi siya ang leader? Pero isa rin siya sa mga matataas dyan sa grupo ng mga Ensaymada. Nagkakagulo na raw, matagal ko na itong nalaman mga tet kuya, like months ago or maybe last year. Ngayon lang vinlog ni Miss Maharlika. Maybe may nag-share nga sa kanya ng mga screenshot. At ito yung mga screenshots. Alam ko na to, like 2023 pa mga tet kuya, na nagkakagulo na sila. Winarningan ko si Miss Maharlika, baka makarating nga sa kanya. Sabi ko, mag-ingat ka. Baka yung ibang magsishare sa'yo ng mga nangyayari sa loob. Alam niya ni Miss Maharlika. Baka yung mga nagsishare sa'yo, mga ate, na mga Ensaymada, ay, kasi ang alam ko, mga ate at kuya, ang puting ahas ni Miss Maharlika na nagshare nito ay Ensaymada rin. Marami na kasing, imposible naman kasi mga atit kuya, nasa 100 or 200 na vloggers, walang makahalata sa kabulukan sa loob eh. Imposible ako lang ang makakaalam. Right? Kahit sila yung napapala. At anong sabi ni Miss Marlika? Nag-range ng 100K to 250. Di umano ang ibinabayad sa mga Ensaymada. At itong kalbo na lider-lideran, may mga ibinubol sa noon nyo pa yan naririnig. Like last year, 2023, mainit na yung usapin na ganyan. May mga nagkakasakit ng araw ng mga vloggers, ayaw daw bigyan ng ayuda ng palasyo. Diyos ko po, nagbubulag-bulaga, nagtatanga-tangahan ng mga vloggers nyo. For sure, halata naman, imposible namang nag-vlog yan, tapos lutang. Diba yung kahit naman si, ano, si babaeng ipis, na kaibigan-kaibigan ngayon ni SpongeBob, nabanggit sa convo na ito, mga atat kuye. Halata rin niya na may mali sa gobyerno, kaya lang siguro nga, dahil may napapala, tumatahimik. Luckily mga atit kuya, maybe it's diba, the hands of whoever that was, the supreme being or whatever, inilayo ako sa grupong yan. Or maybe, matalas lang ang pakiramdam ko, sabi ko, bulok to ah. Tsaka red flag mga atit kuya, nung unang patawag sa amin sa palasyo, ano ang sabi nung biyahe ni isdang matab namimintog sa fish pond? Ano sabi niya? Bungad agad niya kay Amoy Kulob, yung pumalit kay Attorney Trixie. Ano sabi niya? Willing kaming pag... Binuo yung grupo, di ba? Sabi niya, katabi ko si ano eh. May picture kami, gusto niya pakita ko. Kaya lang mahirap pakalkalin eh. Pero naipakita ko na yan dati, mga dad kuya. Na... ang sabi ni... Parang gusto ko talagang hanapin. Dali nga, try kong hanapin. I-share ko sa inyo. Dali. Ay, Diyos ko, si Kuting, Berna. Ang sinabi ni Biyahe ni namimintog na isda sa fish pond, willing, sabi niya kay Amoy Kulob, na willing niyang pagtakpan ang lahat ng mga maling magagawa ni Kuting. Willing niyang, at naming mga Ensaymada, willing niyang ipan away or pan out or ilayo ang camera kapag nagla-live, kapag si Kuting ay may mako-commit na mistakes, pagkakamali, ganon. Sabi ko, bakit naman magkakamali? Napakatalino ni Hello Kitty.
Ay, nakita ko yung picture. Ay, mga tat kuya. Ay, Diyos ko. Hold on. Picture ko lang. Nakita ko yung picture namin doon sa meeting. Okay. Hold on. Share ko sa inyo, ha? Ayun! Katabi-katabi ko si Ani, si biyahe ni namimintog na isda. Ginawa ko. Andun si Bukangkang at saka si Amoy Kolob. Okay. Hold on. Alright. Share ko sa inyo, ha? That's me. Nandiyan si Amoy Kolob, nandiyan si Bukangkang, at yung nakatalikod na lalaki, siya ang leader namin ng Ensaymada Vloggers. Siya yung biyahe ni namimintog na isda. Nag-away kami nito mga tatkuya, pero hindi naman ako galit sa kanya ngayon. And hopefully, hindi rin siya sa akin galit. Nung tinanggal ko sa pwesto, tinanggal na leader ng mga Ensaymada, sumama ang loob nito. Pero ngayon, hindi rin siya makaimik-imik, hindi rin siya makabatikos, kasi nga, duwag to eh. So, takot din siyang magurgur. Mahirap magsalita ngayon mga tatkuya. So, naiintindihan ko siya. Biyahe ni namimintog na isda, I have nothing against you, no? Wala na akong galit sa'yo. Kahit kung magalit ka sa akin, bahala ka. Pero, naawa kasi ako sa'yo eh, no? Wala, nakakatuwa sa'yo, biyahe ni namimintog na isda. Siya yung nakatalikod na may salamin mga tatkuya na lalaki, okay? Yung nakaharap na maganda, yan, kamukha rin yan ni Kring Kring na jowa ngayon ng pinsan ni ano. Charot. Kamukha ni Kring Kring Gonzales, kamukha ni Christine Hermosa, kamukha ni Marjorie Barreto, maraming kamukha yan. Kamukha rin paminsan-minsan yan ni Talia. Charot. Nandiyan si Bukangkang sa picture, nandiyan si Amay Kolong. Alam mo yan, Isra, alam mo yan. Okay. So, that's the first meeting mga atat kuya. See? Hindi ako magsisinungaling dito. May proof ako, okay? May mga pictures. Ang sinabi ni biyahe ni isdang namimintog sa kausap namin sa pagkainan at habang kumakain kami na wala namang kanin, hindi talaga mahilig pagkain, mga social nga sila eh, di ba? Oh, ang menu diyan may lumpia, may may egg omelette at kung ano-ano pa, may seafood, walang kanin. Social nga. Diyan din sa meeting na 'yan mga ate at kuya na habang nagsasalita yung pumalit kay isda na namimintog na babae. Diyan din sa meeting na yan, na kausap niya yung mga matataas ang katungkulan sa palasyo, nandiyan din, nagkakarap din yung mga omelette. At may kanin din, nag-request ako ng kanin. Tanghaling tapat kasi yan. So, they have to understand. Just ko noon pala, naghahanap na ako ng kanin sa palasyo, mga atin ko. Paano magagawa ko? Dukha akong prinsesa, di ba? Tsaka Pilipinong-Pilipino ako, gusto ko may kanin, tanghaling tapat eh. So, nag-request ako ng kanin, yun namang naging leader na napumalit kay nakatalikod na yan. Oh, at least hindi nakikita ang pagmumukha mo, ano, kuyakoy. Ha? At least hindi nakikita yung pagmumukha mong, hindi ka nang kapangitan. where was I? So, yan. Yung pumalit sa kanya, dugit-dugit naman talaga yon. Parang wala, I mean, wala. Pinagkakatiwalaan kasi nanakuting at ni Jahas eh. So, sa meeting na yan, kung saan nandyan kami sa picture na yan, ha? Parang nga pala kaming dalawa yung namumuno rin, mga atat kuya. Although hindi ako kilalang vlogger, no? Parang dalawa kami ang namumuno or supposed na magli-lead sa Ensaymada. Dalawa kami nagbabangayan, eh. At least nagbangayan na kami bago ako nag-quit. Kasi pangit yung management niya. Gusto ko, lahat ng miyembro, makasama sa lakad ni Kuting, ma-cover. Yung pala, dito sa meeting na yan nga, sabi, dito ko narinig mismong galing at huwag kang tumanggi, ano, kuya ko eh. Sabi mo, willing kang pagtakpan ang mga pagkakamali inukuting, willing mo i-edit ang video kung sakaling live ang i-cover nyo at bawal na bawal mag-live mga atit kuya. Yung meeting namin na to, wala tong live. Hindi kami nakapag-live nito, bawal. So, willing niyang pagtakpan, willing niyang ilayo ang camera kung sakaling magkamali si Kuting. Aware na rin si kuya ko na hindi pala talaga dekalibring leader si Kuting. Na nauutal, right? Tumatabingi ang panga kapag nagsasalita,
or maybe ganon, nagiging lutang, or baka magsuplado, basawilin daw niyang pagtakpan. Tumasa ang kilay ko, bakit anong dapat mong pagtakpan? Kasi tas nga pagtingin ko ay kuting noon eh, na siya magaling siya sa speech, magaling siya sa communication, graduate siya or nag-aaral siya sa UK. So ang laki ng tiwala ko kay Kuting, hindi ko napapansin yung mga pag-stutter-stutter niya noon ng mga rally namin. So, yung si Kuya Koy, napalitan na yan ni Kalbo. At ang ito nga pong chat ni na Kalbo at ni Kuya Koy, ni Patring, wala sa picture si Patring, i-deny nyo ito ngayon, Patring, ha? I have nothing against you. Mabait, maganda na may pagkitungo mo sa akin. Kaya lang, parang napaplastikan nga ako nun sa inyo eh. O, basahin ko na lang sa inyo mga atit kuya yung mga conversation ni Kalbo. Napalitan na kasi si Kuya Koy. Ito yung convo, diba? O. So, basahin ko na mabilis para makuha lang natin yung, pero kung napanood yung vlog ni Miss Marlka, alam nyo na ang content nito. Pero try ko rin namnamin pa yung mga sinabi. Feeling ko, screenshot ito mga ate at kuya ng conversation ni Kalbo, si Kukiroke, na bagong leader na, na di umano ibinubulsa yung mga perang supposed ay maibabahagi pa sa mga iba pang mga dugyots, na ang tawag ni Atty. Trixie ay mga trolls. Biro nyo, tinatawag ni Atty. Trixie na trolls ang mga dugyots? Or ensaymada, ganda nga ng tawag ko sa inyo, hindi ko kayo tinatawag na dugyot eh. Ginoconsider ko pa na kahit na ang layo naman ng balat nyo, kahit ako may allergy, di ba, hindi ko kayo tilabel as dugyot. Si Miss Marley ang tumatawag sa inyo niyan, mga ensaymada. Ang tawag ko sa inyo, ensaymada, at part naman ako dati niyan. Oh. Okay. Yan daw sinamisa, sabi ni Patring, sinisa, si Maharlika, ay naatake daw si Butod at saka si Tamba, mga public figure. Wala daw makakaprotekta from social media. Okay, ganun-ganun ang drama. Wala daw case na pwedeng i-file sa saan? Sa mga social media vloggers? Or sa mga kritiko? Oh. So, nakikipagbangayan si Kalbo kay Patring. Sabi niya, kalma, hindi mo ako kaaway. Sabi ni Patring. O, i-deny mo ito ngayon, Kalbo. Baka sabihin nyo, AI-generated na naman ito. Sinilip ko yung Cookie Rookie page mo. Wala kang kaibig-imig patungkol dito. Abangan ko, ha? For sure, dapat, kung hindi ka man sigurado, dapat mo talaga itong i-deny, Kalbo. O, kasi dito, shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong ang opisina ng press ni Kuting? Nawala na, ano? Sinabihan namin na tutulong yung nawala na, wala nang matatanggap. I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinabi ko, na sinasabi ko yung opisina ng press. So may salary ang mga dugyots, ang mga ensaymada, galing mismo sa screenshot ng convo ni Kalbo at ni Patring. Oh, paano pa sila? You have been delaying our meeting. Siguro sa meeting na yan, abutan na rin ng sobre, no? Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop, sabi ni Kalbo. Masungit si Kalbo eh. Thank you po, Canaria. Okay pa ba ang ating signal, mga ate at kuya? Pakangalngal ako din eh. Tapos wala na tayong ano, ha? Oy, okay pa ba ang signal? Ginoo ko. Hello, Ate Jasmine. Kahit ano daw ang kailangan ni Kalbo at ng grupo, binibigay naman ni Patring ang best at sinisigurado na inaibibigay. Hindi katulad daw ng press office ni Kuting o ng grupo ni na Patring, asi kasi si Patring eh. Yung team daw ni Kalbo, mga ensaymada nga, nagtatrabaho kahit weekend, kahit holiday, walang break. Alam niyo naman ang pagbavlog, ating gabi, di ba? Lalo na sa pagtulong sa may sakit. Oh! Rex, who has been waiting for months with a degenerative disease, is now very, very sick. Siguro yung Rex ay isang dugyot vlogger na may sakit and palala na. Hindi man lang daw tulungan ng opisina, no? You don't ask where the money goes, sabi ni Kalbo. You ask a report. I cannot believe that such a small amount with such a big output was put under scrutiny. Binabatikos daw yung budget na ibinigay na maliit lang naman, sabi ni Kalbo. Dahil daw sa pagwawala ni Babaeng Ipes. Si Babaeng Ipes yata bumaliktad na mga atat kuya yung nag-interview pa ni ano
nag-live sila ni SpongeBob Squareface. Ano, kumusta ka? O, nabanggit ka dito, babaeng ipis, na ina mo ka. Namimintog ka na rin sa taba. Lahat ng mga vloggers si Tamba at ni Ahas. Nagtabaan, parang busog na busog kayong lahat. Diyos ko, hindi kayo tumulad sa akin. No? Papayat ng papayat. O, sexiness, charot. Bakit kaya pati si Patring ate namimintog na rin ito? Ang ganda nito nung araw. I mean, yung bago-bagong umupo si Kuting kasi nakikita ko nga po sila. O, tapos naman si Bukangkang, o, napaupo sa pakwan, nag-shoot sa tiyan, nabuo yung pakwan sa loob. Usgang sa pakwan. O, abunado daw si Kalbo ng ilang buwan dahil may mga bagong miyembro at may mga sakit. Binabasa mo ba yung report at all? Sabi ni Kalbo, nagsusungit si Kalbo kay Patring, ha? O, Hindi na daw binabatikos ni Patring. Ayan, Diyos ko, ang haba ng convo nila mga tatkuya. I-hand over daw yung mga, siguro, mga vloggers na nangangailangan ng assistance ng medical. I-endorse daw sa opisina ni Kuting. Bigyan ng medical assistance. Sabi, we all work weekends and holidays, rocks. Ang tawag ni Patring doon kay Kalbo ay rocks. Wow, rocks. Akla yon. Hindi yon bato-bato. Okay. Ang pangalan mo, panlalaki, brusko. Ayan, mas mapakinis ka pa sa akin. Mas babae pa ang balat mo. Kung pumalo pa ang bewang mo at balakang, talagang 360 habyog-habyog ang balakang mo kung lumakad ka kahit na wala ka namang puwit. Lait. Mas makending ka pa sa akin. Mas fashionista ka pa sa akin. Mas aklang-akla ka pa sa akin. Sa pangalan mo, rocks. Diyos ko po, ginook ko. O, on the rocks ngayon ang grupo mo. Never thankful, yada-yada. Tapos sabi niya, hindi ka, sabi ni Patring, no, medyo tumataray si Patring, hindi ka empleyado ng opisina ni Kuting. So, hindi ka inaasahang magtrabaho ng bonggang-bongga. Nagpapasalamat kami sa mga ipag-assist mo sa anid. Sinupalpal ka, kukiroki, ni Patring. Hindi ka empleyado ng opisina ni Kuting. Salamat sa pag-i-effort mo. Pero wag mo kami i-pressure kuning-kuning, no? I don't even ask where the money goes because I trust you. There's money, mga ate. Nung binigyan si Kalbo ng pera, hindi na tinatanong kung saan napunta dahil pinagkakatiwalaan siya. Wala mo, si Kalbo, binulsa na yung iba. Kalbo, can you deny or confirm this? Nagtatanong lang kami. May mga nagkakasakit, hindi man lang daw bigyan ng ayuda, naawa daw si Kukiroki sa kanyang mga miyembro na ensaymada at dugyots, napapabayaan na raw. Ay kasi nga, wala na kayong silbi. Tingnan nyo, anong problema mga ate at kuya, no? Anyway, mahabang convo yan. Anong problema ng mga dugyots, ng mga ensaymada? Ang kanilang trabaho kasi, mag-comment lang kayo ha, ang problema kasi sa mga dugyots at sa kanilang siguro ay objective sa kanilang mission bilang ensaymada vloggers. Ang problema, inaabangan nilang mag-vlog si Miss Maharlika at ika-counteract nila yun. Pag may pasabog si Miss Maharlika, babalikusin, babalahurain, maharloka, nababaliw na, ganun pa rin yung litanya nila, hindi nabigyan ng pwesto, kaya masamaan daw kuning-kuning. Sisilipin ko lang yung ano natin, baka wala tayong ano ha, wala na yung... Sabi dito, wala. Teka nga, open ko nga. Okay pa ba ang ating signal, mga tatkuya? Comment. Hindi kayo nagpo-promote ng kung ano man yung achievement ni Hello Kitty. Kasi wala naman talaga yatang maipromote. Ano ang achievement ni Hello Kitty? Yung mga pledges? Ang pledges ay pangako, linawi natin. Billion-billion man yung inuuwi ni Kuting na pledges, investment kuno, pangako lang yan. Sino ang syunga na negosyante from abroad, billionaires malamang yan, mga bonggang-bonggang kumpanya na willing naman sana magtayo ng mga branches nila or mamuhunan sa Pilipinas, magsumugal ng pagbibusiness, di ba? Gumawa ng mga satellite plant nila at kung ano pa man. For sure, hindi naman mga syunga-syunga ang mga yan. May mga siguro, di ba? May mga managers naman sila, may mga CEO naman ang kanilang mga negosyo, kung hindi man sila yun. Hindi naman sila syunga para magnegosyo sa Pilipinas, pero ang presidente pag nagagala, ang inangalngal ay gyera. Na nasa front line na naman ang Pilipinas, ang China, binubuli kami, nagre-ready na nga kami eh. Pwede bang tulungan nyo kami? Ganun, di ba? Alis ng alis si Kuting.
magnenegosyo ka sa Pilipinas, any monyo, di ba, anytime from now, hahagisan, di ba, pasasabogin ng Pilipinas, hahagisan ng mga bombag. Mga atat kuya, meron nga palang ano ha, may parang may na-invent yung Korean na parang isang klase ng artificial sun. Siguro, ano yan eh, parang machine or whatever, or satellite, or kung ano man yan, na pwedeng maging artificial sun, tapos yung init at liwanag niya ay 100 times, or maybe more, ng core ng araw. Yung gitna ng araw na kayang mag-fuse ng mga elements. Okay? Sobrang init niyan, di ba? May mga fusion dyan magkakaroon ng mga hydrogen, helium, carbon, yung mga basic elements. Sa sobrang init, di ba? Nakakapag-fuse din siya ng mga nakakaganon. Mainit kasi para siyang furnace. Yung labas na nga lang ng araw, ang layo ng araw, yung nakikita natin ngayon na moment, na itsura ng araw, that's 7 or 8 minutes pa yan ago. 7 or 8 minutes ago na yan. That's the past already. Pero kahit ang layo niyan at past na yan, 8 minuto nakakaraan na yung nakikita mo pagtingala mo ngayon, ramdam pa rin sa balat natin ng init. And take note, surface lang ng sun yan. Ano pa yung core? May na-discover na ganyan ng Korea. Ay paano kung itutok sa Pilipinas yun at, di ba, gamitin ng mga kano ng mga yawa? Or maybe gamitin sa China. Wawala ang China, mga atat kuya. Or maybe gamitin din ang China sa atin. Sunog ang Pilipinas. Baka lubog tayo sa Pacific kapag ginamit yan. Iba yung technology ngayon, mga atat kuya. Kaya nakakatakot yung saan tayo dadaling ni Kuting? Anong inintindi ni Kuting? Gyera. Gusto niya magka-gyera. Obvious na obvious, hindi manibalita ng media. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon ng iniintindi. Imbes na intindihin yung basic commodities, yung pagkain, yung bilihin, yung sweldo ng mga Pilipino, yung pollution, yung karagdagang trabaho. Walang achievement si Kuting, kaya walang maipromote ang mga ensaymada. Wala silang masabi na magte-trending na bonggang-bongga kundi pambabatikos kay Miss Maharlika at saka sa mga kritiko. Yung iba parang pagod na, siguro pudpud na ang utak. Paano pa nila ipopromote si Kuting? Wala naman talagang bonggang-bongga at konkretong achievement. Achievements. Magto 2 years na ngayong June. Wala silang, ano, yung pag-utal-utal ni Kuting. Hindi nga nila kayang salagin yung, well, sabi nila, peke, yung dokumento ng mga pinagpapakita ni Ms. Marlica kasi dininay na yung PIDEA report, yun, ganun. Puro lang sila pangungontra, pambabatikos, tatawagin fake news, hindi naman nila kayang patunayan. Ms. Marlica, on the other hand, is backed up with evidence, with documents, ang kanyang mga claims. Diba? Ang kanyang mga puting ahas, ang kanyang mga sources, mga taong gobyerno. So, hindi kayang ipromote ng mga dugyots, kaya kayo mga dugyots, ang nangyayari ngayon, tiwang-wang kayo. Kaya ang sama-sama ng loob, yung leader niyo, mukha pang nangungupit. Oh, ayun, kay Patring na mismo galing, na empleyado ni Kuting. Hindi ko na tinatanong kung saan mo dinadala ang pera dahil pinagkakatiwalaan kita, pero pahaging yun ni Patring. Maganda yun si Patring, mga tat kuya, tumaba lang. Lahat naman sila nagtabaan, busog na busog. Oh, alam na this. Kayo mga dugyots, you're supposed to promote Kuting, mabantot pa rin, pababagsak sa survey. Gusto sa chat ni Patring at saka ni Kukiroki, hindi nyo kayang salagin si na Ms. Marlica, sinasas kung sino yung mga binanggit ng mga vloggers at mga personalities. Oh, diba? Na todo batikos pa rin kay Butod, kay Jahas, kay Smugs, at kay Tamba. Pinoprotektahan nyo si Smugs at si Tamba, hindi nyo kaya, si Ms. Marlica pa lang. Namamayag pag si Ms. Marlica, palaki ng palaki ang channel, patrending ng patrending ang videos, ang vlogs, patindi rin ng patindi ang mga pasabog. Kayo mga dugyots, meron ba kayong mga ganun kabibigat, yung tipong wala pang 24 hours, 100,000 na yung views? Ay yung isang vlogger na akala namin, kaibigan namin ni Ms. Marlica, yung million na yung kanyang followers, ang mga pinagbabavlog, yung mga Gyera, mga Lindol. Diyos ko po, kaibigan, kapatid, yung isang ensaymada na rin ngayon na million ang kanyang followers. Kapatid, hindi po napipredik ang Lindol. Of all the disasters, bagyo pwede mong mapredik. Even yung vulkan pwede, no? Pero yung Lindol, kasi baka magka-big one daw eh, right? Wala. Even ngayon yung volcano, hindi mo mapredik yan eh. Unless may mga matinding spike sa seismograph kung ano man. Pero yung
Lindol itself, hindi na predict. Ang tagal na natin kinakabahan about the big one, walang nangyayari, love pa rin tayo ng Panginoon, salamat na lang. Ang Japan, grabe na yung mga lindol na dinanas, nag-tsunami na, di ba? Ilang taon na nakakaraan, tayo never pa. Mahal pa tayo ng Diyos. Kaya lang mga demonyo ang namumuno. Tapos yung content ng vlogger na million-million na rin yung kanyang followers, anong nangyayari? Nilalangaw na rin, although umabot ng mga 30,000 ang views, pero million ang followers niya eh. Nalalamangan ko pa yung mga vlogs niya, for 40,000 ako dito eh. Litit ang channel ko, how much more kung 1 million ng followers kung patulad niya. 1,190,000 yata yung followers ng kaibigan namin ni Miss Marley, kang vlogger na yun, na dati neutral-neutral, ngayon naman eh, supporta na ulit kinakuting. Mahinang nila lang din. Oh. Sino yan, Kuya Rowell? Wala akong binabanggit dito, Kuya Rowell. Ano ka ba? Diba? So, hindi kayo makapag-trending na katulad kay Miss Marley ka. Hindi nyo kaya, mga pasabo. Puro kayo batikos. Fake news yan. Fake news. Naluloka na. Hindi na nabigyan ng pwesto. Bitter. Gano. Yun lang yung pangsalag ninyo. Hindi nyo nga kayang sabihin na hindi bangag yung idolo nyo. O sige nga, sabihin nyo. Mga dugyot, sabihin nyo nga na hindi nagpupulburon yan. Sige nga. O. Kontrahin nyo nga si Nikki Coseteng, mga dugyot. Wala kayong nagagawa for kuting, for jahas, for Tamba. Si Tamba, blagadag pa rin sa survey, lowest kulelat. Wala kayong silbi. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit hindi na kayo napapaambuna ng bonggang-bongga na siguro dati 100K, 200K, 250K, ang laki ng ginagastos. My God, tapos binubulsa pa. Manang-mana kayo sa idolo ninyo. Mga grabe sumibasib ng that's wrong. Buti na lang nakakwit ako sa inyo for some reasons. No? Inilayo ako ng tadhana sa inyo. Ako ang unang natauhan o unang nakalata. Malamang, Diyos ko, ano kayang itsura ko kung nandyan pa ako sa grupo nyo? Diba? Baka ako'y bulag-bulaga na rin at hindi na rin makangak-ngak dahil may napala ako, mahihiya naman ako bumatikos kung napaambunan na rin ako ng gayon. Siyempre, nung mga panahon na ako'y miyembro niyan, mga tatkuya, wala akong monetization. Pero nyo yun, hindi ako kumikita noon, mga tatkuya, kasi na-demonetize yung pinaka-main channel ko dati na wala na ngayon. O ako, of all the vloggers na nangangailangan ng matinding pera noon. Anong ang bati ko sa akin nina babaeng ipis? Umatend lang yan si Maui Dispenser ng meet and greet na nagre-reklamo at wala daw kanin at insaymada lang ang hain. Nagmukbang nga kami ang dami pagkain. Bumabatikos yan. Ang kanya pamasahay, inutang pa niya or ipinanghingi pa niya. Alangan. May mga mababait sa prinsesa. Okay? Na nalalapitan ko. At hindi na ako nahihiya kasi para ko ng mga ate. Iilan lang yan? 3? 5 nga yan dati? Oh. Eh ngayon, iisa na lang ang talagang hindi na ako nahihiyang magsabi. No? Iisa na lang sa mga bonggang ate ko. The rest, nahihiya na ako sa kanila. Oh. Parang hindi rin mabatikos, di ba? But anyway, kaya naman na ng channel ko. Ako naman hindi magastos mga ate at kuya. Hindi naman ako mahilig sa mga mamahaling gamit. Gusto ko, pero marunong naman ako makontento. Bumibili naman ako ng mga okay na damit. Okay lang sa akin, di ba? Labhan mo lang ng bonggang-bongga. Pakuluan na lang. Wala lang silang maipintas. Pero tama po sila. Inihingi ko yung pamasahe ko para maka-attend dun sa meet and greet na yun nung December. Na ang pinakain sa amin ay insaymada. Ano nakakaya dun? Oh. Kayo ang mas nakakahiya. Hundreds of thousands na papala nyo. Mahigit pa. Galing din sa bibig mo. Ipis. Naka-15,000 ka. Hindi pa nananalo si Kuting. Meron na kayong budget. Actually, meron na tayong budget. Kasama po ako sa Insaymada. May mga budget na kami nung kampanyahan pa lang. Actually, bago yung butuhan, may binigay po na na budget. 10K, 15K, wala akong natanggap. So for some reason, hindi ako nabahaginan. Malamang binulsa na rin mga dating leaders. Salamat at wala akong napala kay Kuting. Nakakain ako ng Insaymada. Yun lang. Diba? Salamat wala ako na pala. Baka mamaya pag nakatanggap na rin ako tapos malalaking halagang ganyan, aba, ay pag ako'y bumati ko sa igurgura nga abutin. Kung agree ba kayo? Pag-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.